Naaamoy ni dating Pangulong Rodrigo, Digong, Duterte ang malaking problema sa relasyon ni na Pangulong Ferdinand, Bongbong, Marcos Jr., at Vice President Sara Duterte dahil sa posibleng magbanggaan sila sa isyu ng mga refugee mula sa Afghanistan. Sinabi ito ni Duterte dahil kilala niya ang kanyang anak na hindi titiklap sa pagkontra sa pagpasok ng mga Afghan refugee sa bansa. "I would make a bold prediction that Afghan refugees would cause a gusot, a war maybe," wika ng dating pangulo sa kanyang programang Gikan sa Masa, para sa Masa, sa SMNI News. "You know the way Inday thinks and reacts, problema ito," babala pa ni Duterte. Ang pagkontra ng Vice Presidente at Education Secretary sa pagpasok ng 50,000 Afghan refugees sa Pilipinas bago ito dalhin sa Germany at Amerika, ay ipinarating sa Anti-Terrorism Council sa pamamagitan ng ipinadalang liham. Sa hearing ng Senate Committee on Foreign Relations noong June 16, ipinaliwanag ni DepEd Undersecretary Michael Wesley Poa na mahigpit na tinututulan ng Vice Presidente ang panukala sa pagdadala ng mga Afghan refugees sa bansa. "We feel that this might have the risk of further exacerbating an already unstable situation as regards the local terrorist groups in some areas in the country," paliwanag ni Poa. Binanggit naman ni dating Pangulong Duterte na pabor siya sa pagpasok ng mga Afghan refugee basta mahigpit ang gagawing pagbusisi upang hindi makalusot ang mga hinihinalang terorista. Taliwas naman ang posisyon ng kanyang anak na itinutulak ang total ban. "Ako, I am not really for the total ban. Ang gusto ko lang is standard set in the highest form in the levels of the national security that we are really protected as a people. Kay Inday wala eh, absolute," ayon sa dating Pangulo. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bakunahan ng bivalent vaccine kaninang umaga. Inilunsad kasi ng Department of Health ang pagbabakuna ng bivalent o third dose sa mga health worker ng Philippine Heart Center. Ang bivalent vaccine na isinurok sa mga taga-heart center ay bahagi ng 390,000 doses na donasyon mula sa COVAX facility. Ito ang ikatlong booster shot na ibibigay sa priority sectors, kabilang ang A1 health workers at A2 ang senior citizen na may comorbidity. Ayon sa Department of Health, ang bivalent vaccines ay mag-generate ng immune response hindi lamang sa original strain kundi maging sa dalawang Omicron sub-variant. Nasa 2,900 empleyado ng Philippine Heart Center ang nabakunahan kanina. Sa bilang na ito, 2,500 health workers ang target pang maturuhan. Ayon kay Dr. Kesha Lorraine Rosario, Medical Officer at Head ng Health Promotion Unit ng Department of Health, ito ang unang pagtuturok ng bivalent vaccine na susundan ng lumusod ng San Juan bukas. Nabigyan na rin ng kani-kanilang supply ng bivalent vaccine ang mga iba pang rehiyon at bahala ng mga ito kung kailan nila ilulusad ang pagtuturok sa mga priority sectors. Sa kabilang dako, hindi na muna magpapaturok din nagpaturok si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil marami siyang schedule outside sa palasyo hanggang sa katapusan ng buwan. Baka raw kasi kung magpapakuna ang Pangulo ay baka raw kasi makaramdam siya ng side effect pag nabakunahan. Makakansela ang kanyang mga aktividad, saka na lamang daw siya magpaturok kapag maluwag na ang kanyang schedule. Ang Department of Health naman ay gumagawa ng makabuluhang hakbang sa pagdusulong ng pagbakuna, pagkuha ng mga karagdagang bivalent vaccine na makapagbibigay sa mga Pilipino ng mas mahusay na proteksyon laban sa virus. Nananawagan din ang Pangulong Marcos sa publiko na magpaturok ng bakuna upang masigurong may proteksyon laban sa COVID-19. Ayon pa sa Chief Executive, bagamat may tuturing humupa na ang pandemya at hindi na gaanong seryoso ang sakit, nananatili pa rin ang simptomas. Pagbibigay din ng Pangulo, hindi pa din dapat magpapakampante at malaki ang maitutulong ng bakuna para mapanatili ang gumaganda, ang pagkakaroon ng magandang kalusugan at maiwasan ang pagka-contract ng itong COVID-19 virus. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. However, it is not over completely, and that is why we should not be complacent, and that is why we institute programs like this which continue to seek to protect our vulnerable populace, our vulnerable sectors of our populace, and that particular demographic in this case is that of the elderly. But rest assured that with the use of science-based strategies and a whole-of-society approach, these risks will remain manageable. It cannot be denied
that vaccines have played an integral role in our fight against COVID-19. And so that is why it is important that I come to be with you as we launch the bivalent vaccination campaign of the Department of Health, as we strive to finally eradicate severe disease from COVID-19. Pasado na ang Maharlika Investment Bill, a fund bill, at pwede nang pirmahan ni Senate President Mig Zubiri, ayon yan kay Senator J.V. Ejercito. Kapag may pirma na ni Zubiri at House Speaker Martin Romualdez, pwede na raw itong ipadala sa Malacanang. Mababalita ang aming correspondent na si Amor Santos. Ang mga butas sa inaprobahan ng Kongreso na Maharlika Investment Fund Bill na iayos na raw ayon kay Senador J.V. Ejercito. Ang hinihintay ngayon, lagda ni Senate President Mig Zubiri. Kailangan kasi ito, pati na ang pirma ni House Speaker Martin Romualdez para maipadala ang enrolled copy sa palasyo para sa aksyon ng Pangulo. Ang kaso, nasa Washington D.C. pa si Zubiri para sa ilang pagkupulong. This is an important measure. Kaya nga dadali, one of the options is for Secretary Batuk to really bring the copy of the bill for the signature of the Senate President. Ani Senador Sonny Angara, nasa liderato ng Senado ang desisyon kung ililipad patungong Estados Unidos ang kopya ng Maharlika Bill o hihintayin na lang ang pagbabalik ni Zubiri. Biro pa niya. Kahit ako na yung magdala. Magsasakripiso ako. Ako yung magdadala sa Washington, D.C. Hindi pa rin klaro kung paano naresolba ang magkaibang prescription period sa panukalang batas. Ang isa nagsasabing dapat maisampa ang kaso tungkol sa paglabag ng batas sa loob ng 10 taon. Ang isa naman, 20 taon. May panawagan pang ang bawiin ang approval at ibalik ang panukalang batas sa plenaryo para itama ang mga mali. Alam ko inayos na po yun before it will be forward to Malacañang. That's why it took a while. Inayos po muna, made sure that malinis, no? Malinis yung bill bago po ito ma-forward sa Malacañang. Giit ng mga senador dahil malinaw naman sa record ng Senado na 10 taon ang inaprubahan sa plenaryo, kailangan lang na ito ang mailagay sa bill. Formally, dapat na-introduce yun, to be honest. Yun ang risk nga when you do second and third reading. Pag medyo mabilisan, hindi clear masyado. Pero, syempre, ang mananaig dyan, yung ginawa ng sponsoring committee. Bilang abogado, naniniwala si Angara na kung iaakyat ang issue sa Korte Suprema, hindi sapat ang technicality na ito para ibasura ang Maharlika Law. Pero ayon kay Deputy Minority Leader Rizzo Ontiveros, isa lang ito sa maraming depekto ng panukalang batas. Hindi pa nga yan yung pinaka-fatal flaw ng bill eh. Wala tayong surpluses, wala tayong revenue-generating assets, walang malalakas na safeguards laban sa plunder at graft and corruption sa bill. Napaka-iksing panahon ang inilaan pa para pag-aralan ito. Ano yung urgency? Una nang sinabi ng Bayan Muna Party List na maghahain ito ng reklamo laban sa Maharlika Bill oras na maisabatas ito. Suportado raw ng Senate Minority ang sinumang ko-question dito. Amor. Sari-saring reklamo ang inihain ng ilang pasaherong naabala dahil sa mga delayed at canceled flight, particular dun sa Cebu Pacific, no, kabilang dyan ang OFW sa Qatar, na si Rafael James Bartolome na 4 na taon daw hindi nakauwi sa Pilipinas dahil sa pandemya. Sa taong ito, 6 na beses daw na-rebook ang flight niya. Nung sa wakas nakauwi na siya sa Iloilo nitong Mayo, nagkaaberya naman sa pagbalik niya sa Qatar nang marisked ang flight niya pa Maynila. Para mahabol ang international flight niya, nag-book na lang siya ng sa ibang airline at hanggang ngayon daw hindi pa niya natatanggap ang refund mula sa Cebu Pacific. Ang isa namang pasahero, Pinky, halos hindi umabot sa dentistry board exam niya noong May 3 dahil yung May 1 flight naman niya ginawang May 5. Nang magtanong siya sa airline, alas 8 ng gabi pa ng May 2 ang pinakamaagang pwedeng ibigay sa kanya. Pero may kamag-anak daw siya sa Australia na nabook siya ng 9 a.m. na flight pero sa mas mataas na halaga, 14,000 pesos. Tanong tuloy ni Senador Rizzo Ontiveros, bakit nila naka-auction yung mga flight? Kung tutuusin daw, ang danyos na naidudulot ng malaking abala sa mga pasahero ay mas mahal pa
kaysa sa halaga ng plane ticket. Hindi lang daw airline companies ang dapat managot, kundi pati na ang mga ahensya ng gobyerno tulad ng Civil Aeronautics Board at Transportation Department. Sabi ni Senatorism Committee Chairperson Nancy Binay, kahit yung resolution na pinag-uusapan ngayon ay nakatutok sa mga reklamo laban sa Cebu Pacific, marami na rin daw reklamo laban sa ibang airline, kaya imbitado rin sa pagdinig yung Philippine Airlines at AirAsia. Ang tanong ng mga senador, hindi ba nasosobrahan naman yung mga airlines sa overbooking o yung tumatanggap sila ng mas maraming flight kaysa dun sa kayang i-accommodate ng aeroplano? Baka rin daw nakakaapekto yung mga seat sale. Pero sabi ng CAB, wala naman daw limit dun sa overbooking. Kaya kinwestiyon din yan ng mga senador, ano, Pinky. Tinawag pa nga ni Senador Raffy Tulfo na, quote, inutil ang ahensya kung hindi pa daw napaparusahan yung ilang airline dahil dyan. Sabi ng CAB, last year napatawa ng Cebu Pacific ng 52 million pesos na penalty para sa iba't ibang violation at million-million din daw yung naipataw sa ibang airlines. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang hearing at kani-kanina lang si Cebu Pacific Air Chief Commercial Officer Alexander Lau nagpahayag siya nung paumanhin or sincerest apologies daw ng Cebu Pacific dun sa mga pasahero na naapektuhan or nagka problema dahil dun sa mga aberya, pero siniguro ng kumpanya na nire-resolve nila yung mga issue. Kabilang daw dun sa mga ginawa nila is yung nagdagdag sila ng live chat agent, ng disruption management team at iba pang mga aksyon para kung sakali man na magkakaroon ng mga disruptions nga sa flights ay sapat yung assistance na maibibigay sa mga pasahero, Pinky. Gusto ko lang tanungin yung sinabi mo kanina kasi pinapanood ko din yung hearing pero merong mga portions na hindi ko na naabutan, ano. Yung overbooking, ano sabi doon? Kasi di ba merong may senador na nagsabi na ang acceptable is about 5%. Ano ang naging tugon ng CAB hinggil dito? Meron ba tayong cap para sa overbooking? Yes, yun nga din yung kaninang kinwestiyon ng mga senador, ano, kasi nung sinabi ng officials from CAB na wala naman daw ganoong limit sa overbooking, ito daw ay globally accepted practice para dun sa mga airlines na ang gagawin nga mas sobra dun sa capacity ng aeroplano yung ibubook nila. Wala naman daw ganun na limit or cap. Okay. Kaya yan yung kinwestiyon ng mga senador, Pinky. Bakit wala at bakit hindi nga nasa sanction daw yung mga airlines para dyan.